Nasunog naman ang isang kilalang bakery sa Kamuning City. Kaninang madaling araw, aabot naman sa halos 1,000,000 piso ang naging halaga ng pinsala sa nasabing sunog. May detalye si Eagle News reporter Erlo Bringas. Nanatili lamang sa first alarm ng sunog na tumagal ng halos 2 oras. Sa inisyal na investigasyon, ang sunog ay nagsimula sa isang snack room na matatagpuan sa 2nd palapag ng bakery. Dahil sa nasabing sunog, nag-iba din ang 2nd palapag na bahagi ng bakery. Pagmamayari ng isang Wilson Lee Flores ang nasabing bakery. Ayon sa mga nakasaksing kapitbahay sa insidente, nakarinig pa daw sila ng mga sumasabog sa loob ng bakery nang magsimula ang apoy at anila mabilis daw ang naging pagkalat nito. Kasama po namin, pinalabas po namin. Tapos, sumigaw po siya na may sunog. Tapos, bumaba na po kami. Tapos, yung pinapidyo po kami. Labas ka doon kasi tignan mo baka may sumiklat na nasunog kanina. Pagtakbuhan kami lahat dito kasi dami ng tao. Ngayon yung apoy na sa harap, sinundan namin sinundan namin ang gandit sa kayo. Tapos yun na, kumalap na yung apoy. Ayon kay Fire Inspector Rosendo Cabillan, Chief Investigator ng Quezon City Fire Department, posible anilang dahil sa mga laman ng 2nd gusali o stockroom kaya naging mabilis ang pagkalat ng apoy sa bakery. Nandun yung kanilang mga raw materials, stocks, mga papel, kasama, saka yung mga pambalot nila. Yun ang tinitignan natin, sir, kasi wala silang ilaw, tapos nagkaroon ng sunog dun sa kapila. Tinitignan natin, sir, kung may pumasok ba na halipato o apoy mula dun sa kapilang sunog. Halos araw-araw naman, ma'am, mayroon tayo talagang dapat i-secure sa ating pamamahayo sa kahit sang struktura. Dapat talaga aware tayo. Pag may kunting usok pa lang, inform na kaagad, itawag na kaagad sa bumbero. Sa kabuuan, aabot sa 1,000,000 piso ang naging halaga ng pinsala sa sunog. Nasugatan naman ang isang fire volunteer habang rumiresponde sa nangyaring sunog. Bukod pa dito, wala namang napaulat na nasaktan na empleyado ng nasabing bakery. Anya, ito na raw ang 3rd sunog sa nasabing lugar ngayong linggo na kung saan unang nasunog ang isang bahay sa karatig lamang na kalsada at ang kahapon naman ay ang bar at imbakan ng foam na katabi lamang ng nasabing bakery ang nasunog. Samantala, kasalukuyan pang inaalam ang naging sanhi ng sunog sa nasabing bakery. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1 with 25.